He that loveth not knoweth not God, for God is love. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, pangako, mga aral, Panginoon, na aming aralin. Isa sa buhay, Panginoon, ay kami pagpapalain niyo. We pray. Kayo pagpapatuloy, mga matagal lang hindi nakasama, Panginoon, mga salamat, nagbalik po sila. Nawa, mahalin nila ang inyong salita, ang inyong gawain, upang tupadin po, Lord, sa kanila. Nang gusto, Panginoon, yung mga pangako, mga rewards din po, Panginoon, especially mga bata pa sila, ipunin nila, Panginoon, ang knowledge sa inyong salita at about sa inyo, sa kanilang sarili din, makilala nila ang kanilang sarili, kung sinong susundin nila, Panginoon, sa kanilang buhay, ipong kayo po yun sana, Panginoon, sa kanila. Sa aming mga kahapon po, na isa lang sa mga kaluluwa na ligtas, sila po yung magpatuloy din, gamitin nyo lamang po kami, especially today, Lord, Panginoon, kayo pong maluluwati sa aming pag-aaral. In Jesus, let me pray. Amen. Amen. Okay, makapun na po. Dito na kayo, dito na. Naisira yan. Hindi yan, ano. Dito na kayo, Peter. Ay, saan? Dito. Doon. Ayan. Dahil ng upuan. Nagkasya tayo dito. 100 tayo nung December eh. Dami dyan. Adyan ka na, Rod. Peter. Magkukulit na rin to eh. Okay, good morning po. Good morning. Morning po. Good morning. Ano, Regine? Regine, ikaw ata pinakamaganda sa inyo eh, no? Yes. Sabihan mo yung mga ate mo, ha? Sabihin mo, sabi ni Pastor, ako daw maganda eh. Sabi mo, ano, may-miss namin sila. Okay. So, title po nito is In Terms of Right and Wrong. In Terms of Right and Wrong, subtitle is Avoiding Confusion by Right Focus or Avoiding Confusions by Focusing on the Right Things. Okay, may mas maigli akong title para magkasya. Pero, ulitin ko, ang title nito is In Terms of Right and Wrong, subtitle, Avoiding Confusions by Focusing on the Right Things, sa Tagalog. Hindi ko alam mo sa Tagalog to eh. Sabihin, sa English, ano to eh, idiom to eh. Pag sinabing in terms of right and wrong, kinukonsidera natin, sinusukat natin yung mga bagay pag nagsasalita tayo or nakikinig tayo sa ibang tao, kung tama ba o mali. Hindi yung, hindi, mas magandang pakinggan to eh. Hindi yung mas gusto kong pakinggan to eh. Mas ma... ano sabi sa tenga, mas malamig or smooth, very smooth sa Tagalog. Madulas or magaan. So hindi ganoon, dapat ang judgment natin lagi, tama ba to o mali. Yan tayo, bata pa kayo, actually matagal na po tong topic na to, nabanggit ko sa inyo to lahat, 'di ba? Niluluto ko to, hindi ko natatapos. Pero itong bagay na to po, pag naintindihan nyo, ang isa sa mga maganda mangyayari sa inyo, alam nyo ano? Maalis yung mga kalituhan sa inyo muna, personally. Kasi ang dami po minsan yung topic po ng mga bagay na patungkol sa Diyos, minsan napakalalim eh. So kaya ng iba nalilito. E tapos may mga false teacher pa, di lalo ka na nalito. O kaya sabi natin naintindihan mo na, i-deliver mo sa iba, i-share mo. Minsan ang hirap pag nagkaroon ka ng kahit konting kalituhan. Ngayon, itong isang bagay na to na isi-share ko sa inyo ngayong umaga, ituturo ko, kung matutunan nyo to, ang laki ng advancement nyo po. Okay? Kasi, may eliminate yung mga kalituhan nga. Again, personally sa inyo, and then, pag i-deliver nyo iba sa ibang tao. Amen? So, last week, sino yung wala dito last week? Sunday. Ayan, nag-basics na kami kasi last Sunday. Yung basic, binalikan namin. Okay, kaya medyo advanced muna kami. Ngayon, ha? Subukan nyo lang makasunod. Okay, basta huwag lang maingay. Walang makulit. Tuloy-tuloy tayo.
Ngayon, sino dito nalilito? Subukan niyo na malito? Ano yung tsura ng taong nalilito? Ha? Maganda ba yun? Gusto niyo ba yung nalilito kayo? Lahat, pumunta sila doon. Ba't sila pumunta doon? Kaya, hindi ko makalimutan dati, hindi ko malaman. Kasi minaalala ko nangyari sa akin. Hindi ko alam kung di ako nasundo na service. Talagang litong-lito ako, hindi ko alam bakit. Ba't wala na yung mga tao? O parang siguro, maaga yung uwian kasi parang graduation yung naalala ko eh, sa school. Hindi lang mukha akong tanga nun eh, parang nag-iinip ba ako? Nag-iisa ako dito, wala akong... Ang hirap nung gano'n, di ba? Lalo na sa ibang bagay din. For example, maaga kang ano, naging magulang, maaga kang naging tatay. Na-realize mo, pambihirang buhay ito, ang hirap pala. Ba't ako pinapagalitan ng asawa ko? Kala ko, masaya yung mag-asawa. Kasi hindi ka handa, nalilito ka na. Ano pa? Naranasan niyo ba yung teacher niyo, litong-lito? Siya yung teacher, tapos hindi niyo lang gagawin. Nakakita kayong lalo yung mga batang teacher, naranasan ko yun, naaawa ako eh. Eh, pag may mga classmate kang loko-loko din, kawawa, yung isa nga, umiyak eh. May mga ganun. Kasi ang hirap nung nalilito ka. Sa Bible, isa sa mga kaparusahan ng Diyos, sa mga mga kalaban niya. Alam niyo kung ano? Confusion. Ang daming beses sinabi nun. Pag ikaw ay nalilito, hindi mo alam kung saan ka papunta. Okay. Yan. So, kaya, iwasan natin yan. Ngayon, paano? Okay, objective natin that the brethren avoid confusions both in the personal, nasabi ko na kanina. Okay, ngayon. Kahit po yung matalino tao, nakakita, ay, matalino to, dito mo. Hindi nga, minsan pinanusahan ng Diyos eh. Yung ibang tao gano'n, di ba, kaya nagpapakamatay minsan? Kala nila, successful na sila. Kala ko, alam ko na, na-figure out ko na lahat ng bagay. Tapos, biglang, may darating sa buhay nila, hindi niya kayang i-handle. Diba? So, nalilito. Kaya ngayon, ito yung, parang hindi tayo balito pag-aaralan ito. Okay. So, number one, ano pa rin tayo? Introduction. Alam niyo ba sa Bible, ang Bible, puro, ano yung masama, ano yung mabuti. Lagi yung pinag-aaralan natin, diba? So, bibigyan ko lang kayo ng mga sample dito. Sabi sa Amos 5:14 Amos 5:14 Ano ba yung mga laging topic sa Bible? Ito, seek good and not evil that you may live. And so the Lord, the God of hosts, shall be with you as you have spoken. So laging ganun, may masama, may mabuti. Diba? Sabi dyan, hanapin mo yung mabuti, hindi yung masama. Kasi ibang tao, meron ba taong mahanap ng masama? Meron. Sasabihin, siyempre, ayoko ng masama. Pero nga, dahil sa kalituhan minsan or hindi mo naintindihan na ganun pala yun, hindi pala basta-basta mag-asawa, hindi pala basta-basta magkaroon ng anak, hindi basta-basta magkaroon ng business. Di mo ito. So, parang katuloy ba, di ba? Bakit yung ibang business masama? Ano yung masamang business? Example, alak. Eh, gusto ko lang, may benta lang naman ako eh. Gusto kong magkapera. Yung pinagkakitaan mo, kinasira na ibang tao. Tama ba yun? So, masama yun. Hindi mo gustong gumawa ng masama, pero hindi ka naturuan, hindi mo alam yung tama sa mali, gumawa ka ngayon ng masama. Duluin mo, kumikita ka, tapos yung iba, nasisira yung pamilya kasi alak binenta mo. O drugs, even worse, di ba? Ecclesiastes 12. Kayo magbasa, inom ako tubig. Sabay Ecclesiastes Proverbs, yan 12:14. Ready? Go. For God shall bring every word into judgment with every single thing, whether it be good or whether it be evil.
Yan yung conclusion ng Ecclesiastes. Napakahaba, 12 chapters, paulit-ulit, vain, vain, vanity, vanity. Pero yung pinaka-conclusion niya, ang gagawin ng Diyos sa katapusan, huhusgahan kayo kung mabuti ginawa niyo o masama. Kahit secret pa yan, oh, hindi alam ni Pastor, ganito ginawa ko. May boyfriend na ako, nuhari. Unbeliever. Mga ganun ba? O kaya, ano ba? Kunwari, may sakit ako, pero hindi naman. Hindi nila alam yun, kaya wala akong kasalanan. Ganun ba yun? Kahit secret yan sa palagay mo, alam ng Diyos yan. Amen? Kung yan ay mabuti, masama, nagsinungaling ka. So, ganyan ang topic ng Bible lagi. Na alam natin ano yung masama, mabuti. Proverbs 15. Sorry ah. 15:3. Ready, go. The eyes of the Lord are everywhere, noting the evil and the good. Parang ganun din kanina. Sinekreto mo, alam naman ng Diyos. Pinapalabas mo, Pastor, di ako atin kasi nag-link, ano ako, gumawa ako ng mabuti, nagbenta ako ng ano, para, naglaba ako. Yan madalas, di ba? Pwede mo naman gawin yan later, di ba? So, ang Diyos ang maghuhusga, alam niya ng Diyos yan, hindi ka pwedeng magsinungaling sa Diyos. So, again, topic ng Bible, good, evil, good, evil, good, evil. Last, ito yung sinabi naman ni walang mga conclusion to eh. Sinabi ni Moses sa mga Israelite bago siya mamatay. Siya ay nagbibilin. Ito sabi niya, ready, go. See, I have set before thee this day life and good and death and evil. Yan po yun. So, sasummarize ko lang. Ginawa ang sinabi po ni Moses dito. Sinabi na ng Diyos sa kanila, ganito gawin mo, mamatay ka na eh. Okay? Nakita ng mga Israel yung kadakilaan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. Pero paalala mo sa kanila, bakit nangyari ito? Paano sila ay, parang special na special sila eh. Biruin mo, kinuha sila doon. Parang, naalala ko lang, di ba, si Ate Beng, sinundo pa namin sa Tarlac, di ba? Parang special na special sila, di ba? Special talaga sila sa amin. Eh ngayon, sa Leyte naman, ilang araw tayo, ilang oras yun, kaya ba natin yun, na-realize ko eh. Kasi Bicol lang, 12 hours eh. Eh, Leyte pa. Atawid pa ng ano. Ilang araw yun? Isang buong araw, pabalik? Makakabalik na tayo? Ang bihira. Meron kasi kaming na-meet kahapon, na-save naman sila kaso may problema. Pero alam nyo ba, pag hinatid ka pa, para lang makauwi ka, special na special ganun, di ba? Kaya itong pamilya ni Rafi, special to lagi. Eh, service to eh. Ganun din yun, siya ng Ate Victim. Talagang kinuha pa namin sa tabla kasi nga, hindi daw makauwi. Walang pera, kaso pag binigyan mo ng pera, baka gamitin sa iba. Kaya, sinundo na namin. Diba? Special delivery. Dating nila, ay, ito na kayo. Salamat sa Diyos, di ba? Eh, pag sa Leyte namin, sinundo, pambira. Ang tindi nun. Maglilive pa tayo ng isang araw. Pray nyo lang, ha? Hindi pa ako kinukontak, eh. Pero sabi, eh, kasi nakakaawa din, eh. Bata, naiwanan, naglayas, ganyan, ganyan. So, kaya, pag-pray nyo po kami, ha? Pero, ganun po yun. Pag ikaw ay kinuha sa tiyak na kapahamakan, special ka doon sa kumuha sa'yo, di ba? Ba't ako pinagtsagaan ito? Di ba? Pero, ganun yung Israel, eh. Ba't din lang sila hinayaan ng Diyos na maghirap doon forever? Pero, si hinatak sila doon. Gumawa ng special miracle para lang sila maalis doon. Kaya mapansin nyo yung Bible, paulit-ulit yun. Lalo sa Old Testament yun, New Testament. Laging inuulit yung kwento kung saan sila ay kinuha sa isang lugar ng kapighatian. Pinapahirapan sila. Alipin sila. Sinong gusto mag-alipin dito?
Kaya parang minsan parang mga alipin din tayo ng boss natin. Eh. Hindi naman, pwede kang umalis eh. Pwede kang mag-change ng career. So hindi tayo katulad nila, talagang alipin. Pati anak nyo, oh, sige, alipin kayo. Gusto nyo yan? At kaya I believe, paulit-ulit to kasi ito yung picture din ng ating ano, kaligtasan eh. Nung niligtas sila doon, bukod sa hindi sila namatay, kinuha sila doon. So, sino dito yung dati, napaka-wala kayong pag-asa sa buhay, tapos naligtas kayo. Kahapon, yung mga nasolve namin, yung isa, umiiyak pa eh. Sabi ko, hindi naman ako madrama. Pero medyo matanda na yung nanay ni ano. Nung kilala niyo si Ate Pe, ay, yung kataga BBS. Kilala niyo si Ate Pe. Si Ate Christine, kilala niyo? Hindi. Bago lang sila kasi doon. Pero yung, alam ko yung lola niya, matagal na doon. So bakit tayo, di ba, emotional kasi nga, ang tindi ng ginawa sa'yo ng Panginoon. Amen? Amen. Anong gagawin mo sa buhay mo, Benz, kung di ka naligtas? Ligtas ka na ba? Nabaptize ka na ba? Hindi pa, no? Wala yung mga diluna. So, ganun po yun, ang picture ng Panginoon. Wala kang pag-asa, sa impyerno ka. What? Sigurado yun, impyerno ka, wala, di ka nang mabuti. Mabuti ka ba? Sigurado ka sa impyerno, pero niligtas ka ng Panginoon. Katulad nila, inalis sila doon. Kaya ngayon, anong nangyari doon? Pinangako ngayon sa kanila Moses, ganito yan. Okay, ligtas na kayo, ha? O, ito, ano mangyayari sa future? Pag kayo ay nagtino, sumunod sa Diyos, pagpapala. Okay? Blessing. E pag hindi kayo sumunod, pagpapalo. Diba? Ganun yun eh. Binabasa natin kanina, Samuel. Ganun din yun eh. Yung nangyari sa kanya. Kaya sabi nito, I said before thee this day, life or in good and death in evil. So ganyan din kayo mga bata. Lagi kayo dito, kung nakikinig kayo, sana nakikinig kayo, hindi kayo nakikinig. Ganun lagi dito, every Sunday. Pag nag-preach ako, hindi ibig sabihin, lahat kayo magpapalain. Yung ibang preacher, ganun eh. Yung iba, blessing, blessing. Ano silang inuuto. Ngayon ang tawag namin yun sa mga ganyan, inuuto sila eh. Eh, nagpapauto naman, kaya bahala sila. Gusto nyo ba utuin ko yun ni Pastor? Alam niyo yung mga bata, di ba? Alam niyo yung mga batang inuuto. Hindi kayo, pag may uta ka na, ayaw mo inuuto ka. Gusto mo tinuturuan ka. At kasama sa pagtuturo, yung negative. Nasabihin ko sa inyo, mga bata, sabi ko, ganitong maayos na damit. Sa mga babae, ganitong maayos na damit. Bahala na kayo doon. Sinabi ko na nga eh. Alam, pilitin ko kayo. So, merong mabuti sa pag kayo sumunod, blessing. Pag kayo sumuway, kamatayan o kasamaan. Okay, again, introduction lang natin yan. Ganyan ang Bible. Ngayon, ano kinalaman niya sa topic natin? Mamaya ako sabihin. Introduction tayo. So, another thing, introduce ko yung sinasabi ko kanina sa title, no? In terms of. Okay, medyo English to eh. So, yan ay, anong ibig sabihin ng in terms of? In terms of. Sabi dito sa dictionary, as measured with a certain type or unit or category. Okay, pag sinabi mong in terms of, maganda ba yung building? In terms of stability, in terms of, ano yung may matibay? In terms of durability, maganda yun. Kaso pangit pag tinignan mo kasi hindi tapos. Pero matibay. Itong bahay na to. Maganda rin naman, di ba? Pero matibay ito. Pogi ba si ano? Si, yun natin, si... Sino yung bagong dating? Si Elijah? Pogi ba si Elijah? Depende, ano? Pinag-usapan natin. Pinag-usapan natin yung face, ano lang, value lang, o responsable ba yan? Matalino ba yan? Maayos ba yung pamilya niya, di ba? Depende sa pinag-uusapan, doon mo siya i-measure. Yun lang sinasabi ko, in terms of. Okay? Maganda ba yung church doon? In terms of soul winning, tsaka ginagampanan nila yung salita ng Diyos? Hindi. Yung iba doon, maganda yung building, di mo matutuwa yung salita ng Diyos. Okay, so pag pinag-usapan mo, gano'n sila katapat sa salita ng Diyos, pag, ano ba ginagawa nila? May soul winning, wala. Ano klase church yan? Wala kwenta, di ba? So, yun ang ibig sabihin, in terms of. Saan natin i-measure
saan natin huhusgahan ang isang bagay. Kasi iba, husga lang ng husga. Okay, hindi naman pala nilinaw kung ano yung standard na pinag-uusapan. Okay? So kaya ngayon, paano tayo hindi malilito? Mag-focus ka dun sa kung ano yung tama at mali. Kaya binasa natin yung kanina, good and evil, good and evil. Yun ang concern ng Diyos. Kunwari, si, kunwari lang, si matanda na si Benz. Di ano siya, namatay na. Kunwari lang, ha? Mabuti ba ang buhay ni Benz? Masaya ba siya nung siya ay nabubuhay? Ano sa palagi matitingnan ng tao sa'yo? Gaano ka kayaman? O mabuting tao ka o hindi? Diba? Kasi yung iba, wala, may, aminin natin, iba, walang chance masyado na umaman. Kasi, yung iba nga, yung nakilala ako eh, matalino naman kaso, nagkasakit yung mahal sa buhay, ubos yung pera nila. Diba? Wala namang makakapagsabi nun. Though yung iba dun, judgment din ng Diyos. But anyway, gusto ko lang sabihin na kailangan alam natin kung paano natin susukatin at saan susukatin yung mga bagay-bagay. Ideas man yan, doctrine naman yan. Amen? Ganun din yung ating mga kalan. Mag-aasawa kayo. Saan nyo siya may medyo? Basta maganda, okay na yun. Basta may, ano, may pera, okay na yun. Iba, ganun eh. Kahit anong itsura niya, okay na yan. Parang patapon eh, parang walang direksyon. So, anyway, sana nakuha niyo na yun. So, na-introduce ako sa inyong word, okay, sa English. Hindi na masyado ginagamit to, pero actually ginagamit to. Ang word na to is yung word na meet. M-E-T-E. Alam niyo sabihin ng M-E-T-E? Hindi yan kalne, ha? Ano yung M-E-T-E? Sikat na sikat yan sa dyan, sa Matthew 7. Okay? Nabasahin na nga natin. Nasaan na ba yung aking mga references? Dito. Okay, una. Ang di natin matatapos. Exodus. Mamaya, marami tayo. Ano? Tuloy ko na lang to. Exodus 16. 18. Magkakaroon tayo ng idea ng sabi ng meat. Ready? Pakibasa. Ready? Go. And when he meat not over, he that gather much had nothing over, and he that gathered little had no lack. They gathered every man according to his eating. Ito po yung nagkaroon ng mana, di ba? So, nang sabi nung nangyari dyan, nung sinukat nila ng panukat, sila ay naipon nila, sinukat nila, ay walang sobra. Wala rin kulang. Ngayon, anong sabihin ng meat ngayon? Sinukat. Okay? Masabi sa saan, huwag na dito, lagpasan na natin iba. Ito yung sikat dito sa Matthew 7, sabi ko kanina. May preaching na tayo nito dati. Pero sabi dito, ready, go. For in what judgment he judged, he shall be judged. And with what measure ye meet, it shall be measured to you. Okay, so ibig sabihin ba, huwag ka na mag-judge? Yung ba sinabi dito? Don't judge. Yung ba sinabi dyan? Hindi, sinabi niya dyan, maghusga ka, pero mag-iingat ka kasi kung paano ka naghusga, ganun ka rin nahusgaan. Diba? Kung sobra-sobra kang maghusga, ito, nagsinungaling, dapat lumpuhin. Ganun. Ito, bata ang kulit. Itali. Isang linggo. Sobra ka naman, di ba? Pag nakita ng ibang tao, ganun ka katindi. Di ba? Maghusga sa, kunwari, sa ibang tao. Kilala niyo ba to? Ganito ginawa nito sa anak niya. O sige, nakawan din natin, gabos natin. Mga ganun ba? Hindi ko sinabing gawin niyo yun, ha? Pero makikita ng tao yun. At huhusgaan ka rin doon sa ginawa mo. Eh lalo ang Diyos. Amen? Amen. Pero isabihin lang nito, with what measure ye meet, ibig sabihin talaga, magsukat lang pag sinabing meat, sukat, okay? Ay, matutunan kayong isang English word ngayon. Ano yung sabihin ng meat? M-E-T-E? Sukatin. With what measure you meet, okay? Verb siya. Ngayon, hindi yan mahirap intindihin pag alam niyo yung word na meter. Alam niyo yung meter? Ilan ang from dito? Katulad nung binike namin kahapon. 6 kilometer pala yun? 6.2. Kilometers. Ibig sabihin, 1,000 meters. Di ba? So, ibig sabihin lang yun, pag meter, meet,
measurement. Tapos ang usapan natin. So, bakit natin ito ginagawa? Kasi nga, nag-uusapan natin yung tama't mali. Paano mo susukatin? Gano'ng katama yan? Gano'ng kamali yan? Ang hirap. Kung magsusukat lang ako, yung iba nga, pag mali-mali na sukat eh, ano mangyayari? Pag mali sukat mo, kailangan magputol ulit. Ngayon, nag-tiles kami, pag mali, gastos. Lalo kaya sa spiritual. Dito na ako mag-church kasi maganda lang yung ano, pogi yung basto, dahil lang doon ka na. Forever ka na doon, pati anak mo, lalagay mo doon. Eh, dito na kami pinanganak eh. Kahit nakita mo, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Doon ka mag-church. So, dapat ma-measure natin yan. I-measure natin kung gaano yung kamali, kung gaano katama, kung pwede na ma-tolerate for what? For 1 week, 1 day, 1 year. Measure natin yan kasi nagkamali tayo sa mga bagay na spiritual, napaka hirap. Amen? Okay. So, ngayon, na spirit. Define spirit. Bakit? Kasi yung pag-usapan din yung text natin kanina eh. Okay, ano yung spirit? So basically, yun yung mga bagay di mo nakikita. Okay, nakikita ba yung hangin? Hindi, pero nami-measure yan. May bigat yan pag pinagsama-sama mo yan. So hindi yan spirit. Okay? So pero sabi dito, punta na tayo dito kanina sa binasa natin, sa ating text. Paulit-ulit po sinabi dito yung spirit, paulit-ulit. Tingnan nyo ha. Sabi dyan, believe not every spirit, but try every spirit. Spirit of God, spirit that confesseth. Okay? Ano yung sabihin ng spirit? So, mapansin natin dito, ang spirit na to ay kinukumpara sa isang tao. Yun muna yung gusto kong sabihin. So, sabi niya, believe not every spirit. Sino, naniniwala ka ba kay, ano? Kay pastor? Okay, ano ba si pastor? Tao, di ba? So, ano yung pinaniniwalaan natin? Idea, pwede rin. Pero madalas tao, di ba? Naniniwala ka ba na sinasabi niya? Diba? Naniniwala ka ba na hindi kanya gagawa ng mali? Naniniwala ka ba na dadaling kanya sa tama? Itong mga batang to, pinagkatiwala to sa atin. Diba? Naniniwala ka ba dyan kay Brother James na yan? Itong mga anak natin. Dumupo tayo ng Linggo, diba? So, naniniwala sila doon. So, pansinin niyo yung spirit, parang ganun, diba? Believe not every spirit. So, marami daw mga spirito, huwag mo lahat paniniwalaan. Anong gagawin mo? But try the spirit, subukan mo, examine mo, whether they be of God. So, medyo pumasok na tayo sa ating... Pero sabi lang dito, parang siyang tao na pwede mong paniwalaan, pwede hindi. Okay? Ngayon, alala niyo yung ating ano, trichotomy, yung ating being, yung ating pagiging tatlo. Ang tao kasi tatlo, ang Diyos din ay isa lang, pero tatlong persona. Sino yung tatlong persona ng Diyos? Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Banal na Espiritu. Ang tao, ganun din, tatlo din. May kaluluwa ka, may katawan ka, at meron kang Espiritu. So, may Espiritu ang Diyos, Holy Spirit, may Espiritu din ang mga tao. So, pag ikaw yung naligtas, namubuhay yan, nakakipag-communicate na yun sa Diyos. Amen? So, ngayon, punta na tayo sa ating lesson. So, paano ngayon tayo makakapag-focus, hindi tayo malilito? Kasi tayo ay nagsasalita, nag-iisip in terms of right and wrong. Ibig sabihin, hindi mo usgan yan. Feeling ko, maganda sa church na yun. Doon na ako. Ang hamdam ko eh. Doon na lang ako. Ganun ba dapat? Pinapakiramdam mo, kaya yung iba ganun, titingin-tingin, may naalala ko yun. Narinig ko lang, nag-uusap. Mga spiritual na spiritual kunwari. Pinag-usapan nila church. So, napuntahan mo ba yung church in, alam mo tayo mga lugar eh. Basta nag-church-church hopping sila, matindi, no? Yung iba nag-mall hopping sila, nag-church-church hopping. So, tingnan natin yung spiritual. So, di pinapahinggan mo lang. Ano kaya pag-usapan nila? Dito, nakita mo ba yung mga decorations? Nakita, ang ganda ng decoration doon. Tapos yung mga choir, ganyan na. Ganda, tapos ang lawak nila, tapos may mga gantong design doon. Ah, okay. Mas maganda yung sa gantong church, eh, kasi sa kanila, ganito naman yung design dito, ganito, may salamin, dito bakal, may simento, ganito ka,
Galit. Puto ganun pinag-usapan, mga design. The church, ganun ka ba? Gusto mo? Mag-church ka dun dahil sa building. Kaya ngayon, may mga ibang church, may ibang, hindi nga pananampala tayo, ibang tao. Nakakita naman yung tao po, pabaho na lang. Ganun din yun, no? Maganda yung building dito, maganda yung sahod dito. Doon na umikot yung ano nila, buhay nila. So, hindi ganun. So, paano ka makapag-decide, mga bata, na mag-stay ka sa church at saang church? Ha? Anong titingnan mo? Hindi design. Ano? Kaya pag-usapan natin ngayon. Paano natin ma-determine yung mga measurement na ito mas maganda to, ito hindi. Hindi ko alam bakit. No kontra. Makuha nga yung ano ko doon, Stephen, sa the dressing room. Mayroon ako doon mint yung bilog. Pakuha. Parang ano, hindi ako ma... My number one. Actually, ito lang yung why. Okay? So, how and why we should focus in terms of right and wrong. So, number one is why, and then yung tatlo na is how. Okay? Sa Tagalog, bakit nga ba tayo hindi makapag-focus? Again, pag nag-soul winning kami, ganun. Simple yung bagay. Ba't hindi nila maintindihan? Sinabi na nga, regalo! Hindi sa gawa. Hindi, kailangan magpakabuti ka pa rin para maligtas. Ulitin natin ulit. Ito yung regalo, kaligtasan. Hindi mo kayang i-earn. Hindi mo kaya. Paano tayo maliligtas ulit? Kailangan gumawa ka ng mabuti. No. Bakit? Simpleng bagay. Ano kailangan mong gawin sa regalo? Tanggapin mo lang. May walang bayad, walang kapalit. Okay, malinaw po. Sige po. O, ganun din ang kaligtasan. Parang regalo, yun ang sabi sa Bible. Ngayon, bakit ang hirap? Hindi naman mga syunga-syunga yung mga tao. Number one, sinasabi sa atin dito, amen? Bakit yung mga bata, ang hirap tuluan minsan? Sinabi na huwag makulit pa rin. Ayun, biology yun. Pero minsan yung mga magulang din, hindi na-train. May mga magulang na okay lang, sige. Maghapon, mag-computer ka, wala kang pakialam. Basta huwag mo kong papakialaman din, ha. Huwag kang magtatanong. Nasa si tatay, nasa si nanay. Diba? Basta ako, mag-computer lang ako isang buong hapon. May mga ganun magulang, eh. Kaya yung mga bata, distracted. Hindi makapag-focus sa isang bagay. Naka-mic na nga ako dito. Hindi pa na makapakinig yung iba. Hirap na hirap. Kaya tinutulungan ko na lang. Minsan, gugulatin mo. Huy! Nagkinig ba kayo? Diba? Madalas ganun eh. Ngayon, sa ating spiritual, spiritual, paibasa nyo muna ito. Sa verse 1, to 2, to 3. Okay, ready, go. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God. Because many false prophets are gone out into the world. Hereby know ye the spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ is found in the flesh is of God. Okay. And ready? Jesus Christ is come in the flesh, is not of God, and this is the spirit of Antichrist, whereof we have heard that he should come, and even now already is in the world. Naitin niyo ba? Parang kwento, di ba? Huwag kayong maniwala, basta-basta! Subukan niyo muna, bakit? Pag sinubo sa akin, ito yung mga bata, uy, binigyan ko ng pagkain. Yung mga bata, ganun lang eh. Kaya pag marunong ka na, aamuin mo pa, kasi na-victim ka na muna siguro. Yung,
Naalala ko tuloy, may loko-lokong ano eh. Mga classmate ako dati. Eh, gutom na gutom ako. Eh, may nakuha pala silang biscuit sa taas ng ano, matagal nang andun. Siguro, kinakuha yung ano, inuha yung sipa. Di sinundot nila. Ay, mayroong ano, may Hiro. Alam niyo, Hiro biscuit. Yung binigay sa akin, sabi, taka ako, bite naman ito. Di naman. Sige nga, kainin ko nga. Biro, lutong no. Saka, di masarap. Pero nakabalot naman. Pero pag... tagal na sa araw tsaka sa ulan. Guruhin mo yun. Loko-loko yung mga ibang ano eh. So, ganun yung pag marunong ka, na naranasan mo na naloko ka na, maniniwala ka ba agad kung kani-kanino? Kasi sabi ko na, warning nga, kasi gusto ko sabihin kanina, bakit kailangan natin mag-focus? Sa ano yung tama, ano yung mali kasi? Marami mga manluloko. Yung sinabi dito eh. Ano sabi ng Diyos? Ang maraming false prophet, ano yung prophet? Katulad ni Pastor, para akong prophet dito, hindi yung ano ha, yung matinding prophet ha. Hindi na ako gasulat ng Bible. Pero si Pastor, nag-preach, di ba? Nasabihin ko, ito yung tama, ito yung mali, ito yung tama, ito yung mali. So pag nakikinig kayo ngayon, tapos mali pala ako, paano yun? O di yung kala mong tama, mali pala. So hindi madali maging preacher. Ganon din yung mga magulang. Bawat sabihin mo dyan, ina-absorb ng bata. O paano na? Diba? Diba? Ano? Ligtas ka ba, Elijah? Okay, makinig ka ha. Okay, kasi nakikinig yung iba sa'yo eh. Sinasabayan mo ako eh. Okay. So... yun, parang ganun, kalaban din yun. Naalala ko yung mga anak ko minsan, alam mo na, mga bata kasi. So, nagsasalita yung kuya niya. Tapos yung isa, nag-uusap sila. Tatlo sila. Ito, kinakausap to. Ito, kinakausap din to. Para hindi niya pakinggan to, kuya ko muna. Ginugulo, di ba? So, parang in that way, kalaban, magkalaban sila, di ba? So, ganun po ngayon, ang Bible, andito naman, napakalinaw. Kaso, mayroon tayong mga kalaban. Mga false prophet ang tawag dito. Kaya number one, why we should focus and speak on terms of what is right and wrong. Bakit? Kasi maraming mga kalaban ng Diyos. Okay? There are many enemies. Many. Hindi lang basta may kalaban ng Diyos. Hindi, napakarami. Mga taong galit sa Kanya, sa Satanas, siyempre. Pero marami din dyan. Minsan magtanong-tanong kayo dyan. Kami nag-solve yun, alam namin yan eh. Yung iba, hindi na masyadong galit sa Diyos. Pero iba galit sa Diyos. So, bang galit sa Diyos, pati yung lingkod ng Diyos, kinagalitan eh. Nadamay. At kaya init sa akin ang ulo nito. Yun, yung parang kahapon lang. Ayaw kami papasokin ng isa eh. Eh, ng boss. Siya yung may-ari ng bahay. Buti na lang, nakapasok kami. Bandang huli, tuwa rin siya eh. Eh, ang gagandang lalaki naman namin. Ba't namin yung papasukin? Medyo joke yun ng konti ah. Pero hindi naman kami ganun kaswangit, di ba? Para mga itong mga criminal ah. Di ba? Pero ba't ang sama ng tingin sa amin yung isa? Bakit? Kasi ang dami ng false teacher, ang dami na, sabi niya, di ba? Ang dami na nakausap, naloko na sila dito, naloko na sila doon. E baka kayo, manluloko rin. So kaya kami, hindi ko tinetake yun as personally as, yun nga, mukha ba akong ano? Hindi ba ako yung magalang, ganyan? Hindi na. Naintindihan ko sila, amen? Pero mag-ingat tayo kasi dapat alam natin na maraming kalaban ng Diyos. So dapat mag-focus tayo. Ang dapat nating usapan lagi, ano may tama, ano yung... mali. Ano yung mabuti? Ano yung masama? Ganun lagi. Kasi ang ginagawa ng mga kalaban ng Diyos, nagpo-focus nga sa ibang bagay. Katulad nga na sa church. Pagandahan ng church, ginastosan to, ginastosan yan. Tapos pinagpala na daw sila ng Diyos, di naman ligtas. Nagpala ka na Diyos, di ka ligtas. Sa impyerno ka pupunta. Anong blessing, blessing church-church dun? Ama? So walang silbi lahat yun. So dapat maintindihan natin yun. Amen? Yung iba, may mga may maayos silang pastor. Pinagpalit yung mga isang pastor. Dahil doon sa isang church, yun nga, alala niyo yung preaching natin dito, not for sale.
May nakita lang na maayos doon. Pinag-aral sila. Di ba? O, lipat na tayo doon. Nakalimutan na lahat. Nung sila naligtas sa church na yun, tapos lilipat ka agad-agad. Ganun-ganun lang. Paano yun? Diyo, tinuturo yung mga babae. Dapat maayos kayo. Mga lalaki, maayos. E biglang inoperan ka kasi poging-pogi ako. Sabi mo, pastor, di ba? Wala si Elijah. Pogi ka ba? Inoperan ka ngayon. Artista. So, mag-artista? Mag-arte yun eh. Tsaka, inuuto ka dun. Iyak! Tawa! Eh, dahil sa pera, malaking kita dyan ah. Sige nga. Pag nag-advertise sa mga yan, di ba? Subo ko na. Ang ano, napakasarap talaga. Kahit di naman. Di ba? Kasi binayaran sila eh. Ganyan yung ano eh. Hollywood tuloy. Mga artista. Kaya huwag niyong pagpapalita ang maayos sa bagay, men. At, paano niyo nga magagawa yan? Una, malaman niyo dapat na mayroong kalaban ng Diyos. Pag mayroong kalaban, sino na ba yung kahapon na naman? Puro kwento eh. Kasi yung, si, kilala niyo ba si May? Si May, 9 years old. Nakilala si yung anak ni Ate Kuya Alfred at ni Ate Bibe. Nawala pala daw yun. Sinama ni Ira, ate mo, nasa ba si Chloe? Ito, sinama nung ate ni Chloe, hindi nagpaalam. Ay, pambira pag nanay ka, parang kinakabahan ka na nun. Asa na yung anak ko? Babahay pa naman. So kaya kayo, gala-gala ba kayo kahit saan? Mabata, bakit? Ba't hindi ka, Benz, pumunta ka doon? Kahit saan, ano, lakad lang ako, dire-diretso lang. Bakit? Mahuhuli ka, plus, ano pa? Mas maganda kayo mahuli ka na lang eh. Eh kung ma-hold up ka ng mga ano, kumukuha ng laman loob ng bata, alam mo ba yon? Totoo yun. Pag nakidnap ka, alisin yung ano mo. Kunin yung chan mo. Patay ka. So bakit namin sinasabi to? Para matakot lang, yes. Pero hindi lang. Kasi mahal namin kayo, huwag kayong mapatay, di ba? So ganun din spiritual. Sinasabi ni John sa kanila, mag-ingat kayo. Dahil marami si Raulo dyan, loko-loko, mga false prophet. Ang gagaling magsalita niyan. Puro praise the Lord dyan. Gagamutin pa kita. Yan sabi nung ano, di ba? Hinawakan po ang pastor dito na sa, makapangyarihan pala yung pastor ngayon. Sabi ko, demonyo yun. Hindi wala sa Bible yung pastor, oh, lingkod ng Diyos. May nakita ba kayo sa Bible na gano'n? Hinawakan na ni Jesus o ni Paul. Tapos nanginig. Eh, gano'n ba sa Bible? Na lingkod na, wala. Ang mga nanginginig doon, mga sinapian ng demonyo. Basahin mo, kahit saan ka dyan, wala kang makikita ng gano'n. Kaya itong mga Pentecostal charismatic na to, lagi natin sinasabihan itong mga to. Diba? Huwag kayong lalapit doon. May mga the drums, nagrarakrakan. Hindi sa Diyos yun. Amen? Mag-ingat kayo. Kasi itong mga to, pag hindi mo yan dinala sa ayos na church, saan dadalhin yan? Pinabayaan mo, bahala sila, matanda na sila. Kuna, magulang kayo, kuna, sino ba din malapit na? Sino na, si Jamie. Nari lang, wala kang pakailam dyan, basta church, church, pareho lang yan. Ah, bayan mo yung mga anak mo. May iba, nagmamalaki pa sa amin eh. Ako naman yung anak ko, susuportahan ko sila kahit saan sila eh. Kung matalino ka, ikaw mismo, magulang ka, alamin mo yung tama't mali. Saka mo i-advise yung anak mo. Kung saan mo sila dadali, hindi yung akala mo, galing mo na nun. Inahayaan ko lang sila. Hindi tama, amen? So, believe not. Try every spirit. Kasi maraming kalaban ng Diyos. Huwag kang anga-anga, syunga-syunga. Okay lang, walang masama dito. San Mateo, wala. Kahit magdala si Gila dyan, makarating na Montalba niya, walang mga, di mapahamak yan. Sino sabi sa'yo? Delikado yan, amen? Kaya kung kinakilala ko yung mga magulang nyo, bakit? Kasi alam nila, hindi kayo mapahamak dito, tumataba nga kayo dito, di ba?
Hindi lang sa pagkain, pati salita ng Diyos. Amen? Amen. Lalo kayo pag nagkakabisado nyo, pakita nyo sa magulang nyo. Nay, alam nyo ba yung John 3:16? Romans 5:8, alam nyo ba? Nakita nyo. Naku, matuntua yun. Kaya yan, una, mag-ingat, kasi maraming loko-loko, kalaban ng Diyos, anong gagawin niya? Walang gagawin, matino yan. Sabi dito, 1, okay, sasabi sa 1, no? Ulitin ko lang, beloved, believe not every spirit, but try the spirits. Bakit? Paano natin sila susubukin? Anong gagawin test natin? Sabi niya dyan, whether they be of God, whether they are of God. Ano yung sabihin ng of God? Napakalit na salita ng of. Ano yung sabihin ng sa Diyos? Sa Diyos ka ba o sa demonyo ka? Dapat, pag ligtas ka, di ba? Pero minsan kahit yung mga ligtas, minsan sumasideline. Ngayong araw na to, hindi ako sa Diyos. May mga ganun eh. Ba't mo ginawa yun? Eh, sinusubukan ko lang. Di ba? Sa Diyos ka ba o sa, hindi ka sa Diyos? Pag hindi ka sa Diyos, mabuti ba yun? Ray Mark, sa Diyos ka ba? Sa Diyos ba yan? Malamang hindi. Nag-ipish ako dito. Iba yung ginagawa. Hindi sa Diyos yan. Ngayon, pwede kayong maglaro, pambira. Wala kang pakialam. Pero pag preaching time, amen? Makinig. O, sino mong gusto tanongin dito? Ano ba yung mga sa Diyos? Example. Bilis, pap. Ano yung mga bagay na sa Diyos? Benz. Tumutulong. Bible. Na totoo, ha? Hindi yung corrupted. Ano pa? Ha? Share the Bible. Kanta, di ba? Sa Bible. Standing. Ano pa, misses? Pag nangako ang Diyos, panindigan mo yun. Pagtiwalaan mo yun. Peter. Mga bagay sa Diyos. The church. Attend the church. Rachel, ano yung mga bagay sa Diyos? Paano malalaman sa Diyos yan? Nanggaling sa Diyos, saka para sa Diyos. Ano yung mga bagay na yan? Come on. Naya ka pa eh. Ano yung mga bagay sa Diyos? Jackie. Rachel, itong dalawa to, maaga to. Yun, sa Diyos yun. Maaga pa. Ibig sabihin, hindi lang napipilitan yun. Ang aga mo sa church eh. Pag ikaw yung kinuli, ba't ka umatin ngayon eh? Pamaya, pinuntahan ako ni Mamayan eh. Lang alam, nakakaya. No? Hindi ako muna sa church. Eh, pag maaga ka pa sa church, kami, nag-aayos pa kami din dito na yun. Sa Diyos yun. O, si Tristan. Ano nasabi sa Diyos? Ano yung mga bagay sa Diyos? Nabigay na Bible, ano pa? Ano na? Magmaglikot. Very good. Good. Aisel. Ano yung mga sa Diyos? Chloe. Regine. Mga bata pa naman to eh. Ha? Memory verse. Hindi mo lang binasa. Kinabisado mo pa. Magbasa ng Bible. Makinig sa preaching. Ano? Soul winning. Soul winning. Ano ba? Ano? Pagaan sa mga bata. Pag? Pagtuturo. Kahit makukulit yan. Ayaw nila pero hindi. Turuan mo. Ang turo, proseso yan eh. Hindi yan basta makita ka lang na parang mga public school teacher. Hindi naman lahat. Basta lang mag-clock in, clock out. Ang turo, dapat natututo. Ano pa? Joshua. Ano yung mga bagay na sa Diyos? Alam ko, sa Diyos to eh. Soul winning, sa Diyos yan. Bible, sa Diyos yan. Ano pa? Mela, isa pa? Salita ng Diyos. Ano pa? Wala na. Dami-dami. Bible, ano pa? Fellowship. May kaibigan ka pwedeng kaibiganin. May mili ka, isa Kristiyano, isa hindi. Sino pipiliin mo? Ang pangit ng Kristiyano eh. Ano may pangit ako ngayon? I appreciate ko pag nag-solve winning kami. Lahat ng tao, maayos naman eh.
Ang sarap minsan na-ano ko, na-addict na nga rin ako. Gusto kong makilala yung mga kwento nila, mga ganyan. Masaya yan, huwag ka lang ano, mapili. Amen? Ano kayo gusto kong sabihin? Ano pa? Fellowship sa tamang believer. Ano pa? Panalangin. Last week, tara. May takot sa Diyos. Eh kami, wala kami takot sa Diyos. Hindi sa Diyos yun. Diba? So yung kabaligtaran naman, ano yung mga hindi sa Diyos? O isa-isa rin. Ano yung mga hindi sa Diyos? Ha? Pagnanakaw. Hindi sumusunod sa Diyos. Ha? Mamatay tao. Na ano ha? Yung mga dapat pinapatay din eh. Yung mga kalaban ng Diyos, ha? Pero wala namang kinalaman. Hindi nagsisimba, hindi yan sa Diyos. Hindi pagsunod sa Diyos. Ano ba? Naloloko. May sinungaling. Yan. Ano ba? Yung mga bastos, di ba? TikTok, sa demonyo yun eh. Hindi naman lahat. Pero karamihan. Ano ba? Sige. Diyos-Diyosan. Yung mga anito, kahapon, di ba? Yung pinosisyon nila. Black nasa rin, na long hair, kulot pa. Loko-loko itong mga ito, sa loko-loko yung mga yan. Sino ba? Ano ba yung mga hindi sa Diyos? Diyan ah. Mga? Mga bumbay. Hindi nag-aaral. Pero medyo tama yun. Yung pautang, patubo, hindi sa Diyos yan. Tama yun. Ano pa? Regime. Hindi sumusunod sa magulang, hindi sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, sumunod ka sa magulang mo. Ano pa, Ken? Cellphone, sa Diyos ba yan? Depende. Kung nag-service tayo, patay cellphone ka, hindi sa Diyos yan. Dinidistract ka niyan. Kinabastos. Yung kabastosan, sa? Oh, lalo na, di ba? Hindi sa Diyos. Okay, so, simple lang ito mga bata eh. Pero, number one, hindi siya mahirap intindihin minsan. Nagiging mahirap lang kasi nga, nililito kayo. May mga kalaban ng Diyos, nililito-lito kayong ganyan. Pag nalito kayo, hindi ko naman kayang alamin eh. Salita, sa Diyos ba ito? Hindi, pangungulit. Kaya sabi lang eh. Sa Diyos ba yan? Oh. Sinong gusto nyo kakampi? Ang Diyos o Satanas? Ha? Kaya pansinin nyo, ano, napansin ko yan eh. Yung mga tao talaga ayaw sumunod sa Diyos, pag ang direction na tatahakin yan, rock and roll, ano pa, maraming babae, maraming lalaki, ganun yan, drugs. Lagi yan eh. Kaya pag galit ka sa Diyos mga bata ngayon, okay-okay lang kasi kaya pa kayo eh. Pero pag laki-laki nyo, nakakapili na kayo, sarili na kayong pera, labanan yan. Ngayon pa lang, paglabanan nyo na yan, kulit-kulit. Ha? Dito na rin lang kayo, ba't kayo pumunta dito? Wala pa nga sina Jeff dito eh. Okay, so maraming naluloko, kaya ang lagi nyo tatanungin, sa Diyos kaya ako? Pag may kumatok sa inyo dyan, Mormon, sa Diyos ka ba? Ganun tanong. O kaya sa utak nyo lang. May nabasa kayo, Facebook, CCF, yaman nito, sa Diyos ba yun? Wala silang soul winning? Saan ba nang galing CCF? Mga businessman, naku, pambira. Hindi masama yung business, ha? Pero pag gawin mong business ang church, masama. Amen? Ano ba? Ano pa yung na, ano nyo? Yung hindi nyo alam kung sa Diyos o hindi. Tanong nyo lagi, yun lang message natin ngayong umaga. Mamayang hapon, yung 3, 2, 3, 2, 3, 4. Okay? Pag may nalilito kayo, hindi nyo alam. Sasama ba ako? May barkada kami, magbabike. Oh, okay yan, depende sa kayo pupunta. Kami kahapon, after namin magbike, soul winning. Diba? Hindi masama yung bike. Eh kung magbabike kayo, tapos doon kayo magpapahuhulog kayo doon sa tinatambakan doon. O, subukan nga natin. O, maganda yun. Napanood ka sa YouTube eh. Napanood mo sa YouTube, mga professional yun.
Tsaka hindi mo napanood yung mga fail. Tingnan mo rin yung mga fails, yung gumugulong. Kung kaya ng ulo mo yun, sige. Pero huwag kayong ganon. Amen? Beware of the false prophet. Pero pag alam mo na kakampi ng Diyos siya, mahalin mo. Amen? Yun ang kabaligtaran nun. Pag nakita mo sa Diyos to, sabi ko lagi sa inyo, yung pastor ko, simple lang yung tao. Maliit na tao lang. Pag nagsalita yun, hindi naman ganun kagaling. Limitado nga English. Pero nagtatanong ako sa Diyos, ano ba itong klaseng to? Nakakita ko. Hindi lang pag naging member ako dito, dito na ako lagi. Hindi ko makakalimutan yung daan papunta doon. Lagi ko tinatanong sarili ko yun. Ang layo ng binahay ko, pambihira. Hanggang tanda ako ba, dito na ako? Tinatanong ko yung lagi, sa Diyos ba to? And na-determine ko sa Diyos to, ano ginawa ko? Hindi na ako malis doon. Doon ko matutunan yung kalooban ng Diyos. Amen? Umalis lang ako doon kasi nga, mission na tayo eh. Yun ang magandang pag-alis. Amen? Pero kung kung nakakita ka ng maayos na church, huwag ka na umalis. Ano ka? Anong papalit mo doon? Amen? So, sige po, salamat. Andito kayo. Yung iba, medyo kailangan pa ng hataw, ha? Pero, sana matuto rin kayo. Amen? Umaten kayo dito, Elijah, Isel, mga tatlong taon. Pag hindi kayo nag-mature, ewan ko na lang. Go quit na ako. Ha? Sige, let's pray. Salamat, Panginoon, sa umaga. Kita na medyo advanced, but Panginoon, tulungan niyo po mga bata intindihin na kung merong mga bagay na mahirap intindihin. Mag-focus kami sa tamang focus, Panginoon, sa measurement. I-measure namin yung tamang bagay. Focus kami, ano tanong namin sa amin, ito ba'y sa Diyos, ito ba'y tama, ito ba'y mali. Kaya namin niya, we pray na kami po'y palain niyo, Lord, especially pag in-apply na namin. Mayang hapon, tutuloy namin to, Panginoon, ibang malalati. In Jesus' name we pray.